Loren Legarda, idala niyo number one senator from 1998. They can strip me of my chairmanship or of anything else they want to take away from me, but they can never strip me of my convictions. Ambisyosa o sadyang kakaibang uri lang ng babae. Sa isang lipunang konserbatibo at macho gaya nandito sa atin sa Pilipinas, saan nga ba nakalugar ang isang Loren Legarda? Ganda at talino ang naging puhunan ni Lorna Regina Bautista Legarda. Sa edad na 52, nariyan pa rin ang alindog ng isang dating commercial model at tapang ng isang broadcaster. Ipinanganak at lumaki sa lungsod na Malabon si Loren. Nagtapos ng valedictoria noong high school sa Assumption College, cum laude sa kursong Broadcast Communication sa University of the Philippines. Nag-special studies ng journalism sa University of California at may master's degree sa National Security Administration mula sa National Defense College of the Philippines. Sa dalawang beses na pagtakbo niya sa Senado noong 1998 at 2007, nag-number one siya sa parehong halalan at sa kasaysayan ng Senado ng Pilipinas, siya ang pinakabatang babae na naging miyembro nito. Siya din ang pinakabatang naging majority floor leader na babaeng senador. Believe it or not, this position was quite a difficult one for me. Bagamat ang kanyang pagiging mamamahayag ang naghatid sa kanya sa kamalayan ng mga botanteng Pilipino. Hereby proclaimed Loren B. Legarda, senator-elect. Ang kanyang pangalawang pagkakahalal sa mataas na kapulungan ng Kongreso ay maaring maituro sa mga mahalagang batas na naipasa niya. Maraming salamat! Pero hindi sa lahat ng kanyang sabak seleksyon, siya ay palaging panalo. Sa pareho kasing eleksyon, issue ang loyalty ni Loren sa mga kaalyado. We know very well that this is nothing new. Bago mag-eleksyon ng taong 2004, iniwan niya ang partido ng Lakas CMD, ang partido ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at Fidel V. Ramos upang tumakbo bilang isang independent candidate. Kaya makinarya ng ruling party, pinakinabangan ni Noli de Castro na siyang tumalo sa kanya. I am pursuing this electoral protest for the vice presidency in the interest of fairness, truth, and justice. Nagprotesta si Loren at sinabi na naging biktima siya ng dayaan. Ngunit dahil sa muling pagtakbo sa Senado noong 2007, dinismiss ng Korte Suprema na umakto bilang Presidential Electoral Tribunal o PET ang kanyang protesta. Maliwanag yung sinabi ni Supreme Court Justice Antonio Carpio, and I quote, "I concur with the dismissal on the ground of abandonment alone." Noong kalaran ng 2010, sa isang hindi inaasang desisyon, nakipagtambalan sa Nationalista Party Presidential na si Manny Villar at tumakbong vice-presidente ulit. Pero hindi lang nakipagsanib puwersa sa di kaalyado, tinira pa niya ang mga dating kasamang senador na kapwa niya kandidato. Muling tinalo si Loren ng ibang kandidato. I have fought the good fight. Sa kanyang karanasan sa media, alam ni Loren ang kahalagaan ng palaging nasa headline ng balita. Lagi na niya itong nagagawa noon. Sino ba ang hindi makakaalala sa kanyang claim na pagtulong para makalaya ang mga sikat na personalidad mula sa kamay ng New People's Army o Abu Sayyaf, tulad ni ABS-CBN News anchor Ces Trillon, ang isa pang mamahayag na si Arlene de la Cruz at Philippine Army Major na si Noel Buwan. Pero lately, hindi ang kanyang mga accomplishments ang laman ng mga balita. Tila mas interesado ang publiko sa side story, ang kanyang love angle. Hindi ko na sinasagot yan. Kahit ilang beses nang itinanggi ni Loren ang kanyang kaugnayan kay Senador Edgardo Angara, palaging nauungkat ang kanilang pagkakaibigan. Thank you for your understanding. Kahit pala kasi maganda at matalino, ay nasasaktan din at maaring magkamali sa pagpili ng mamahalin. Hindi naman kaila na dalawang beses niya pinaanal ang kanyang kasal. Noong 1986, mula sa kanyang unang asawa na si Jose John G. Aranda at kay dating Batangas Governor Tony Leviste noong 2007. I vote to convict. Sa kanyang pagboto ng pag-convict kay Chief Justice Renato Corona, muling naitapat ang spotlight kay Loren. Yeah, okay. Muli siyang natanong ng kanyang mga plano sa hinaharap, lalo na at nalalapit na naman ang eleksyon. All I can say is that God is good. Pero muli niyang idiniin na tanggap na niya ang kagustuhan ng taong bayan para sa kanya. Kaya lang sabi ng ilang kritiko, maari namang maiba muli ang ihip ng hangin at magbago ang desisyon ni Legarda. Matagal na itong nasa isip ko. Can't find the right words now. Muli, ako po si Martin Antanaan at ito ang inyong Political Intel.